Yanbi, o pwede rin pala siya sa Chinese, parang Chinese medicine itong mga set na to. O, ayan. Yung mayroon mushroom. Ayan, mushroom na yan, brown. Mayroon, ayan, fungus, waisan. Mayroon lenchi. Yung, ano, ayan o. Oh. Ano nga yan? Lotus. Pwede rin siya. And this is a tea. Tuck. Yan. Mas maganda guys kung bumubula. Ano ba yan? Nagbubula yung soup. Kasi talagang nai-extract yung lasa ng fish. Kaya ako guys, ginagawa ko, ayan, pumulo na yung tubig na ilalagay ko as soup extractor. Soup instructor. Ayan guys. Kasi pag ilalagay guys yung hindi pa kumukulo, parang na-stack up pa yung pag-proseso ng soup. Pero pag ganyan guys, talagang mainit. Ayan, dire-diretso siya. Hindi na maantala yung processing to extract the fish taste. Ayan. At makikita nyo guys, oh, umiba agad yung kulay. Hindi siya water. Hindi siya colorless. Para siyang may pagka-milky. Ganyan dapat guys. Ang ma-achieve na itsura. At iyak, masarap yan and tasty. I swear and promise guys, tasty, so yummy. Kaya nga guys, tumagal ako ng almost getting to 18 years. Kasi napag-aralan ko na kung paano, how to cook. What is the process? And bakit ganun dapat? Yan guys, ang dapat natin mapag-aralan sa pagluluto. Hindi yung basta lang ilagay mo sa may apoy, luto na. Hindi po. Yung mga maliliit na technique, mas maganda kung nasusunod. Kasi talagang perfect ang result. Yan na siya guys. Aalisin ko mamaya sa ito kasi marami yan tinik. Itatransfer ko na ulit doon sa aking kaserola. Para makuha na rin yung taste ng mga sahog. Chinese soup. Ito guys ang mga nilalaman na sahog. Ayan. Lotus. Preserved dates. Ito di ko guys alam ang pangalan yan. Mga kahoy-kahoy na yan. Ito yung mushroom. Shiitake mushroom. Ito yung mandarin peel. Yan guys. Ito yung fungus. White fungus. Flower flower. Tawag ko ito. Root crop po ito guys. Ayan o. Oh. Waisan tawag nila. Wala naman ito sa atin. Waisan. Mahahaba po yan na root crop. Napakahaba niyan. Yan. Yan ang iba. Hindi ko alam. Basta okay po ang lasa niya. Yan guys, konting kulo mga siguro 30 minutes. Then I can extract this water. The water there. And then, lagyan ko pa po siya guys ng konting water. Papakuluan ko ulit para makuha lahat yung lasa ng isda. Sayang kasi. Okay guys. Let's enjoy cooking. Ayan na siya guys. Dahil hindi pa man siya durog-durog, pwede ko siyang kunin direct na ganito na hindi gagamit ng strainer. Pero po pag durog-durog na siya, dapat gagamit tayo ng strainer kasi po yung mga tinik mas mainam ng hindi makasabay. Kasi
Okay, ito guys, pwede ko naman siya isalin ng direct. Ayan. At ito guys, of course, pinapakuluan na natin para lumambot na rin yung mga sangkap. At para mag-complement na yung taste. At ayan po guys, nilagyan ko po siya for the second time ng water para makuha lahat yung taste ng isda. At ayan, dinudurog-durog ko po siya para yung juice ng fish masasama sa water. At papakuluan ko pa po mga maybe 5 to 10 minutes. At mapapansin nyo guys, nag-iiba ang kanyang kulay. Kasi nga yung taste ng fish, nakuha na. Yan guys, ang tinatawag na fish stocks. Yan. Mayroon po ako yung nilagay na luya. Kanina pag-fry ko, may luya po siyang konti. Hindi naman napaka-kaunti. Yung tama lang para po maano yung lansa. Pero po, this fish is really tasty. Ang soup mo, po niya tasty talaga. Hindi na pala ako guys nakapag-intro. This is Merly Merly saying you are all welcome to view my videos. Please visit my channel, cooking channel, at marami po kayong makukuhang idea sa aking pagluluto. I hope and I wish na magugustuhan rin ninyo. Kaya lang po, as of this time, I'm not in Philippines, nasa Chinese family po ako, working with a Chinese family, so that's why karamihan ng aking mga niluluto are Chinese ingredients. Pero po, may mga idea na pwede natin mapulutan ng aral na pwede rin natin gayahin sa atin sa Pilipinas. At ayan po, kumukulo na ang unang extract ng soup. Mahina lang po yung apoy para hindi naman biglaan ang paglambot. And ito naman po, ayan, kumukulo na guys. At maganda ang kulay, parang milky. Ganyan po dapat ang ma-achieve na soup. Hindi water, parang water lang. Ayan. Diba po guys? Pag na strainer na po yan, makikita nyo mas maganda ang itsura. Okay na guys. Pwede na siya natin ilipat sa final cooking. Ayan. I use strainer guys para hindi sumama yung mga tinik. Ayan. I-extract natin yung mga yung soup para hindi sayang. Guys, ayan, maybe 45 minutes to cook or up to 1 hour na mahina lang ang apoy. Yung tama-tama lang po. Para hindi naman mauubos yung pag napakalakas kasi bigla ubos na yung sabaw. Sayang, kaya medium heat lang po. Basta kumukulo siya. Ayan. Medium heat. Ayan guys. Ayan na po siya guys. Ang ating milky fish soup with Chinese medicine ingredients. Yan guys.